Yun, so welcome back, no? So ito, Lefant Switch. So siguro alam nyo kung anong tawag dito. Basta ito yung sa ano, ilaw. So kung mapapansin nyo doon sa mga previous video, may kinabit ako na headlight, ibang headlight, pero hindi ko pinakita na may ilaw. Dahil hindi talaga yun ang may ilaw. Dahil bukod sa wala tayong battery para matest ito, yung switch niya sira. Yan, kung mapapansin nyo, yung bulitas hindi na natutulak ng spring, dahil yung spring kinalawa na, yan o, putula yung spring, wala na ang persa. So binuksan natin, tinanggal natin yung cover, din yung spring sa loob na tumutulak sana doon sa bulitas, at i-repair natin. So yan, meron akong spring dyan sa baba, kung mapapansin nyo, yan ay spring galing sa repair kit ng carburetor. So yung spring na yan, kasukat naman siya sa butas. So yan ang gagamitin ko pamalit doon sa spring na original, o yung spring na naputol, para itulak yung bulitas. Kung wala kasi yung spring, wala tutulak dyan sa bulitas, hindi kagana, hindi siya tatama doon sa board yung hinawakan ko kanina, yung kinakabitan ng wire. So hindi siya tatama. Once na hindi tumama yan, wala, hindi din kagana yung ilaw. Alright, so ito na, finally napagana natin. So success yung ginawa natin, so yung ginawa kong pag customize o modify, so sa spring. So yan, may ilaw na siya, wala lang siyang high, isa lang yung ilaw niya kasi pundi yung isang ano, pole yata yung tawag dyan, basta pundi yung high niya. Ayan, so pagkatapos natin doon sa headlight, tapos yung signal light na gana na din yan. So dito naman tayo sa tail light. So okay lang naman yung connection niya. Nasubukan ko na gamit yung test light ko. Pero ang problema ay yung lens niya ang may problema dito. Wala yung clear lens niya sa ilalim. So siguro nabasag o nahulog o kung ano man nagawa nung unang may-ari, kaya wala na. So pagka baulan, pagka maalikabok, nadudumihan yung loob, kaya ngayon papalitan natin. So ang gagamitin natin sa pagpapalit ng lens nito is yung ano, tempered glass, yung sa cellphone. Yan o, sa cellphone yan, yan ang gagamitin natin. So ang ginagawa ko dito is ano lang, nilalapat ko lang yung tempered glass doon sa ano, lalagyan natin para mahulma natin yung itsura nung pagsasalpakan. So ganyan lang. So wag natin madaliin para maganda yung resulta. Baka naman minadali natin tapos masyado na palang maliit, diba? Kunti-kunti lang, daan-daan lang, matatapos din naman yan. Okay na sana kung may ano, mayroon ka ng layout o kaya nakahulma ka na noon. So madali mo na lang isang isasalpak dyan din, yun na lang ang kukopyahan mo. Mare, meron ka ng molde kung gano'ng kalaki, ano ang sukat ng isasalpak mo dyan para mapalitan mo yung lens. Pero gaya ko, wala tayong molde, wala tayong nagawa niya noon. Tandaan lang talaga para maganda din tingnan yung resulta. So gaya niya, no? So medyo mahirap lang yung sa gilid din yung pakurba, dahil iba yung itsura niya, hindi siya pa straight lang, kaya kailangan mo talagang dandaanin na lang yung pagkukurba. So yan, tapos na natin yung gilid, and kailangan na natin putulan yung sobra din natin yung kailangan yan, no? Goods na. So ito kabit na natin. So ganoon lang siya, medyo mahirap, medyo madali, natagalan lang tayo dahil hindi naman tayo ganoon ka-expert sa paggawa niyan. So wala naman talagang nagsisimula na eksperto na agad, ano. So ito na, pakita ko sa inyo yung resulta. Yo! So wala pa yung bombilya, pero meron ng lens. Di gaya nung una, wala talaga yung lens.
madumi yung ano niya silalim. Pero ngayon goods na, nagfit na din yan doon sa rubber na kakabitan ng buong lens, yung rubber na nakadikit. Yan. So hanggang dito na lang muna. Salamat at ingat. Alright.